Ayan, no? So, Paskong-Pasko na yung datingan dito sa Santa Ana Police Station. So, ngayon, pupuntahan natin naman yung Magsaysay Park. Ramon Magsaysay Park. At i-vlog natin. Tingnan po natin kung ano hitsura niya kapag kagabi. Kung marami po ba mga taong nagde-date, no? Namamasyal. Kasi pagka, di ba alam naman natin na kapag ka People's Park doon sa may Bonifacio, hindi siya pwedeng ano, bawal doon ang mga indecent acts like yun, no? Holding hands, bawal yung magjuwa doon na maghalikan, PDA, no? So bawal ang public display of affection doon sa lugar sa People's Park. So ngayon, check natin dito sa Ramon Magsaysay Park kung parehas lang ba or magkaiba, no? So tara, pasokin natin. Yan. Oh, shout out pala ngayon ano yung Angelo One, no? Kasi nung bago pa yung channel natin is ano yun, no, nag-comment, may nag-comment po sa atin na punta na tayo sa Angelo One fruit stand at tayo ay bibigyan ng marang. Kaso nga lang hindi natin pwedeng gawin yun kasi nakakahiya. Wala tayong guts. Tsaka na. So dito tayo na sa labas, harap ng Magsaysay Park. So check natin kung pwede pa bang pumasok, kung hindi ba bawal. So time check tayo, it's 6:17, no, na ng gabi. So pwede pa, no, hanggang alas 9 yata dito ang ano, bukas ng open yung park. Yan, no, Magsaysay Park. Ramon Magsaysay Park. Okay, so tara, pasok tayo. So ito na yata yung isa sa pinakalumat, pinakamalaking park dito sa city. So dito tayo, simula sa mga tinda-tindahan. Yun, bukas pa sila. Basta dito yung opisina ng ano, CSSDO, Kumilik, tsaka parang ano, may Department of DPWH din, no? Yan, no? Kulay orange. So merong ano dito, yung parang yung sa mall, yung parang trail. So wala, wala siyang ano, hindi siya gumana ngayon. Baka pag-araw, no. Dati talagang ano to, no, masaya tong lugar na to. Gawa nung may mga disco, lalo pag Sabado, no. Naalo ko dati, bata na ako nung araw. Tapos dito talaga lang pumunta yung mga kapatid natin, yung mga kuya at mga ate, no? Mga matatanda na mga pinsan. Check natin kung anong ginagawa ng mga tao rito, kung anong mga activities nila habang tumatambay. Diyan tayo kanina, oh. Naglakad. Diyan tayo galing kanina. Tapos ngayon, dito na tayo. So, tingnan natin yung activity ng mga tao. Siyempre, may mapag-isa. May magkaibigan. Nakatambay. Habang nagsiselfon. Habang nagmumuling si kuya at si ate. You know. Solo flight sila. Yan, selfie-selfie. So mga mag-friendship naman sila. Yan, bakante. Tapos bago tumambay dito sa ibaba, tingala muna, tingnan muna yung taas kung may mga bunga ba, at baka pwedeng mahulugan kayo't, no, ikakamatay. So kulay green pa. So
So hindi pa talaga siya makapaminsala kapag ay hindi ka sa ano mahuhulog. Kasi hindi pa siya magulang. So yun lang oh. Pero ba't may amoy something sa fishy dito na area. Oops, okay. So yun ang sagot ng ating mga katanungan. So hindi naman siya totally indecent acts, no? Pero masasabi natin na pinagkaiba niya talaga sa People's Park is doon kasi ano, social distancing, no? Bawal magkadikit or magkatabi ang couple. So dito pwede, no? As you can see, di ba? No? Loving sweet memories yan. Pagdating ng araw, no? Yung tratang ng Peter Sweet Memories. Okay, tapos nandiyan si Muning, oh, yung pusa. Abang-abang lang si pusa ng may magmagandang loob na mamahagi sa kanya. At syempre, dito naman na side, oh, ganun din, oh, couples. Tapos yan, bromance. May mga bromance na nagaganap dito. Diba? So, yun lang yung kaganapan dito sa Ramon Magsaysay Park. So, hindi siya kagaya, kumbaga para ano siya, kabaliktaran siya sa People's Park. Sa People's Park is mostly ano siya, no? Mga pamilya, magkakamag-anak, gano'n, no? So, bawal doon ang magjowa. Kumbaga, hindi siya perfect destination sa mga mag-iirog. Gawa nung bawal ang PDA doon, bawal mag-holding hands, bawal maglambingan, gaya na, no? Sana all talaga. Uy, bawal yun. Hindi. Sana all. So, pwede dito maglampungan. Sa People's Park, hindi. Tapos, dati nung nag-vlog tayo dito, yung Kadayawan, no? Kadayawan Festival. Hindi pa ganyan ang upuan dito. Ngayon, binago siya ulit. Pininturahan siya. Mas pinaganda yung benches dito. Diba? Okay, so proceed tayo sa unahan. Kasi marami pang mga tao dun. Makikimartis tayo, no? Mag-CCI tayo dito kung ano mga pinagagawa nila. Baka may mga milagrong pinagagawa. Bawal yun. Bawal yun. Diba? China oil. Okay, so ibig sabihin pala, kapag gusto niyo ng ano, public parks na hindi bawal or walang maninita na mag-holding hands, maghahalikan, lampungan, lambingan, no? So dito na ito yung ano, perfect na lugar na napuntahan niyo, ang Magsaysay Park, Ramon Magsaysay Park. Pwede dito magtumambay, magpahangin, palamig, holding hands. Holding hands while sitting. Di ba? Pero aminin ko ha, dati nakaano din ako dito. Nakatagpo ako dito ng isang nilalang na nagpatibok minsan ng ating puso. Bata pa ako nun, 19 years old. That's so long ago. 2006 yata, 2007, no? So, masyadong matagal na. Tapos ang ginagawa nila kasi habang ako tumatambay noon, nagpapahangin, yan, nagmumuni-muni, lutang ang ating kaisipan ng araw na yun. Kumbaga parang wala lang, no? Gusto kong walang iisipin, no? Paparelax talaga. Tapos nakatingin sa napakalayo. Nakatingin ako sa kawalan. Tapos biglang may lumapit sa atin. Ang pangalan niya ay nakalimutan ko na. Basta ano siya, no? Hindi siya kagandahan pero mabait siya, matalino. Oh, tapos ano pala siya noon, parang summer job. Tapos ang trabahong napili niya is yun, nagtitinda siya ng SIM card, touch mobile, no? Touch mobile pa yon. Yung endorser ay si Aga Mulak and Charlene Gonzalez. So lumapit siya sa akin, tapos inalok niya ako ng touch mobile. Di siya hagandahan pero mabait siya, matalino. Kasi naging kami, tapos taga ano siya, taga Barangay Cristina. O shout out sa mga taga Barangay Cristina sa
Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, or Duhali, or Carmin. Basta doon lang yun na area, no? Diba, Tadiko? Tadiko, isa na yan, no? Banana plantation ng mga Florento and Lagdamillo. Tapos yun, yung kanilang barangay is doon sila sa harap ng Tadiko. Barangay Cristina. So, sad to say, hindi ganun kalakas yung kanyang influence sa akin, yung kanyang impact, kasi nakalimutan ko yung pangalan niya. Matagal na yun, ha? Sobrang daming nangyari after nun. So, ibig sabihin, after mag-move on, no, so, welcome sa mga panibagong bagay-bagay sa mundo. Tapos yun, nakalimutan ko na siya. Napunta doon sa lugar nila, talagang sa edad na 19, sobrang napaka, ano, no, napaka agresibo. Agresibo in a sense na yung hindi ako takot na pumunta sa isang lugar na wala akong kakilala. Bit-bit ko lang yung lakas ng loob, tsaka yung confident na tiwala sa sarili na hindi naman ako masamang tao, kaya walang mangyaring masama sa akin. Ang gusto ko lang naman ay makilala ang kanyang mga magulang, kasi nga ako ay seryoso sa kanyang anak. So yun, tagal na yun. Tapos, tawag nito, yung bait, ano sa Tagalog yan, basta yung ano, yung itak. Oo. Nilabasan ako ng itak ng itay niyan noon, tapos yun, ewan ko paano na yun, basta parang nag overnight yata ako doon. So dito ko siya na meet sa Magsaysay Park. So kahit paano, memorable to na lugar sa akin, kasi mayroon tayong experience, yun na nga. Dahil sa kanya, dapat na-assign ako noon sa Davao, sa may Siem Reap to yung ano natin, yung office. Tapos nilipat ako sa Toril. Tapos siya naman ay hindi siya umuwi after nung trabaho niya. Imbis na uuwi na sila sa kanilang lugar sa Del Norte, ang ginawa niya ay naghanap siya ng ibang trabaho dito sa city para lagi niya ako mapuntahan sa Toril kung saan ako na-assign. Tapos nung huli, syempre, give and take, diba? In a relationship, so dapat give and take yan. So gusto ko naman, ako naman yung mag-effort. So ang ginawa ko, ako yung nag-resign dun sa Toril, tapos lumipat ako ng Tagum City para mas malapit na lang yun, mas maging malapit kami. Tapos ang ending, ayan, hindi rin pala nag-work out. Syempre, bata lang, no? Iba talaga mga bata mag-isip. Akala mo yun na talaga, pero yun pala hindi. Yan lang. So, ito yung mga gaganapan sa loob, no? So, mayroong mga bata, estudyante, magkaklase, kaibigan, family, friends, group of friends. Yan, no? So, may mga naglalambungan, may mga nagsasolo, lahat-lahat, no? Kumpleto dito. So, ibig sabihin, kung meron kayong gustong dalhin ng mga juwat, mga irog dito, na pwede nyong maka-holding hands, makahalikan. So, perfect place ang Ramon Magsaysay Park sa inyo. So, wag kayo sa People's Park, Magsaysay Park. Yan o, si ma'am. Solo si ma'am. So, dito na tayo. Palabas na tayo. Uwi na. So, syempre, may mga bata, may mga chikitings kayo, no? Gusto nyong libangin. So, punta kayo dito sa circle. Kasi merong for rent na bisiklita. May vlog tayo dito nung ano, nung Kadayawan Festival. So daming tao. Kaya ngayon nakakapanibago, no? No, ganito siya katahimik. Check natin, no? Dito lang din naman na tayo. So baka may mga makapanood itong video na to ng mga parents or guardians, no? Na nag-iisip ng ideya kung anong gawin nila sa mga bata nila, mga anak nila, para sumaya, para malibang, no? So pwede nyo dalhin dito sa Magsaysay Park, tapos pasakayan nyo yung bisiklita. Oh, ganyan yan, no, bata. Sa mga 3 or 4 years old pa lang yan, di pa siya marunong magbisiklita. So meron siyang bisiklitang pang bata, pang beginner, gano'n. Tapos yung ano dito, yung rent ay 60 pesos per hour, yan o. For rent bike 1 hour 60 pesos. So kung sa halagang sa 60 pesos meron na kayong idea para pasayahin ang inyong mga chikitings, ang inyong mga supling. Nas, tingin ka lagi. Kita
dito sa ito may mga nakatambay, no? So magtuturo pa to. Group of friends. Deep inside, word of the day. Deep inside. Ito, no, group of friends din. Tapos ito mag-asawa yata to. Ah, mag-jowa lang kasi mga bata pa. Tapos sa unahan ay may mga dance troupe. May rehearsal, ang saya. Ito mag-jowa sana all. So dito na area madilim. May mga upuan pa rin. So, ibig sabihin, pwede na talagang dalhin dito. At pwede na kayong maglampungan dito na area. Kasi madilim, hindi siya visible sa mga maninita kung mayroon man. Diba? Kasi sa napakaraming mga upuan doon na mas maliwanag. Pero bakit dito nila piniling tumambay, no? So, ibig sabihin, may mga binabalak. Judgmental tayo for today's video. Diba? Ganun yun eh. Dami kasing pwedeng maupuan doon na mas baliwanag naman sana. Mas may ilaw. Pero bakit sila dito pumili ng lugar na madilim? So, yun o. Judgmental tayo for this video. So, yun lang siguro. Maraming salamat. No? So, cut na natin tong video at uuwi na tayo kasi gabi na rin. So, anong masasabi niyo sa video natin, no? Gusto nyong pasayan yung mga anak, punta kayo dito. Merong 60 pesos lang per hour na bike rental. Adios, mi amigos. Mahagala. Bye-bye.